Tapos ka na? Ikaw din, di ba? Doc? We're live po in 20 minutes. Okay, 5 minutes! With 3 pumps vanilla? Yes po, Doc. 3 pumps hazelnut? Yes po, Doc. Sugar-free? Yes po, Doc. 3 pumps skinny mocha? Splash of soy, double blended. May dalawang brands na naman na nag-pull out. 5 episodes na tayong half-load ng mga commercial natin. Baba na nga tayo ng rates, pero hindi pa rin nadadagdagan yung comb load natin. Yung white teeth at pansitana, nag-pull out na. Pansitana? Hindi naman masarap yun, puro MSG. Ano naman to? First page pa lang, ang dami na namang typo sa script ni Tanya. Ha? So irresponsible. Kakausapin ko yan mamaya, ha? Yes, po, Doc. Oh, mas iba. Single digit na lang yung ratings natin, ha? 9%? Okay lang yun. Isa na lang 10 na. Yung show bago tayo, 17%. Tapos pagdating sa atin, babagsak. Kaya either naglilipat sila ng TV o nagpapatay. Ano naman ang pinapanood nila? Nag-haspel tonight. Full comb load sila. Seryoso ka ba? Mas gusto nila magdasal kaysa kumangs bago matulog. Oh, lungkot ng buhay nila! I told you, kailangan na natin i-update yung show natin. Yung sinasabi mo na pre-tape kaysa sa live, no, my magic is in my spontaneity. Eh, nawala na nga yung magic. Try lang natin, kahit 3 episodes, yung meron kang co-host, younger, we need to pull the Gen Z to watch younger us. Younger co-host? Really? Ano namang alam ng baget sa sex? We've been doing this show for 9 years. 5 shows na ang napatumba natin. Relax. I am not the undisputed queen of sex therapy for nothing. So now, give me a smile. That's my tomboy. Bal! Maliw! Mag-i-air na tayo. Magsiayos na kayo. Yes po, parol na. We're live in 5, 4, 3. What if you've been praying for the one? Pero nung dumating na siya sa wakas, ang inaakala mong forever ay meron palang maliit na pagkukulang. Maliit na pagkukulang. I am Doc Carateo and this is the longest running sex advice show where we live, love, kangs. Welcome to the Kang Show. I am Doc Carateo, behaviorist. I am writing to you, saving your sex life one letter seven at a time. Live, love, Kang. Welcome to the Kang Show. I love it! Dear Doc Cara, call me Mrs. Dax Chaser. At age 51, I found myself facing the end of a 30-year marriage. I was very relieved to be out of a situation that I know wasn't right anymore. I was a battered wife, and I knew it had to end. We finally separated, but it was 5 long, heartbreaking years that trained me financially, mentally, and emotionally. Kasi naman, Pilipinas at Vatican City na lang ang mga bansa sa buong mundo ang hindi pa rin legal ang divorce. 2021 na. Nakakaloka. Anyway, the day I finally accepted my marriage was over,
Nag-dating app agad ako. Wala akong pakialam kung matanda na ako. Basta, lalandi ako. I'm free. Halos 1 year na akong nasa Tinder. Pero lagi na lang, kapag nakikita ng date kong nasa 50s na ako, hindi na natutuloy sa second date. Hindi na ako sisiputin at all, or worst, peperahan lang ako. Hello, ma'am. Hi. 7 p.m. reservation for 2. This way, ma'am. Thank you. Thank you. Nakaka-offend na, ha? Feeling ko ang pangit-pangit ko. Kulubot ang balat ko. Kahit nagpa-botox ako. At pera ko lang ang hapol nila. Fuck you, or putang ina mo, hindi ka ba makaintindi ng English? Ayaw ka na, Dokara. Last ko na to. Waiter, yung bill, please. Sa sobrang irita ko, napayosi ako sa labas. Nagulat ako. May lumapit na isang bagets. Feeling ko, 34 to 35 years old, nang hiram ng lighter. Makikisindi raw. Pwede ba ako makahiram ng lighter? Makikisindi lang. In fairness, pogi ah, cute ang smile. Siyempre, pinahiram ko ng lighter. Sino ba naman ako para tumanggi? Salamat. Kanina pa siya tingin ng tingin. Naisip ko, putang ina, huhuldupin ba ako nito? Eto, magkano kailangan mo? Ha? Please, huwag mo na akong saktan, okay? Bota na ako sa sakit. Eto, hindi na kita pahihirapan. Mrs. Doc Chaser! Hindi ka totoong pangalan. Hindi hold upper. Hindi rin ako snatcher. Hindi ko kailangan ng pera mo. Ako si Pinky. Pinangalanan ko, kasi... Basta, mamaya. Pinky? Sa Tinder? Hindi kita namukaan. Ikaw dapat yung date ko today, di ba, na hindi sumipot? Oo, at hindi. Oo, ako dapat yung ka-eyeball mo. Hindi, kasi sumipot naman ako eh. Sumipot ka nga, pero hindi ka naman nagpakita. Bakit? Dahil nakita mo na matanda pala ako. Hindi. Nakulubot pala hindi, ako. Hindi ako nagpakita kasi tingin ko hindi mo naman ako magugustuhan eh. Kasi maganda ka. Mayaman. Mukhang may pinag-aralan. Mukhang matalino. Samantalang ako. Ganito lang. Kasi sigurado akong hindi mo ako magugustuhan eh. Sigurado agad? Marami na akong nakaka-date na kagaya mo. Bata nga lang sa'yo. Kagaya mo, maganda, mayaman, mabait. Pero lahat sila, ayaw na sa akin eh. Kapag nakita na nila ako, di na nila ako gusto. Kasi siguro, hindi ko sila kauri. Kaya nung nakita kita kanina, takot ako eh. Sabi ko sa sarili ko, ayoko na. Last ko na to. Pero nung nakita ko na parang naiinis at malungkot ka kasi hindi kita sinipot. Baka sakali ako na... Baka lang naman.
Baka sakaling iba ka sa kanila. Baka sakaling gusto mo rin ako. Sabi? Nga! Chika lang, hindi makamingali ka na, Todd. So, how old are you again? Wala mo. 34. Lower. 32. Lower. 30. Lower pa. Lower? 28? 27. Magta-27 ako sa November. So, 26? Pero mas matured pa ako doon sa mga 4 years na nakadate mo. Dami na ako pinagdaanan. Pinatibay na ako ng buhay. Eh, paghiwa kita para makakain ka mabuti. Oh, tama eh, dugo pa to ah. Suba pa pa, ihaw pa pa. Okay lang, okay lang. Hikman ko ah. Sige. Ganda mo. Kahit may lagpas ka sa nguso. Tagal mo kasi eh. Oh, di ba? Sabi ko sa'yo eh, hindi naman kami nagsalitan agad. Kumain muna kami eh, tapos nagkalitan. Pak! Oh, tignan mo. The tita of Manila getting the tita of Manila. Go, girl! Ang lakas ng sexual chemistry namin, Doc Cara. Gusto ko na siyang ikangs agad. Pero, nagpaka-virgin muna ako. I'll wait. Taray, daming time. Kaya mag-wait. Naisip ko, if he really likes me, he will stay. Hindi ko in-expect na masasabi ko to in my 50s. Pero gusto kong i-make sure na hindi lang katawan ko ang habol niya. Kasi sa tagal namin nagde-date, na-make sure ko nang hindi siya mukhang pera. Hindi siya nagpapabilis sa akin ng kahit na ano. And he gives me small gifts kahit walang okasyon. Mahal ko na siya, Doc Cara. And he loves me too. He's a simple man, pero may prinsipyo at pangarap. And he makes me feel so young again. I've never felt this in a long time. Ito na, Mach. Ito na, Mach. Shit! Ito na nga yun. Yun, ha? Maskin! Pasok ko na! Pupasok ko na, Maskin! Pasok na! Maskin! Sarap ba, Maskin? Sarap, Maskin? Hindi ba gusto mo, Maskin? Ah!
Masarap ba, Munchkin? Yes, very much. Sarap? Yes, best sex ever. Oh my God, maliit, no? Gano'ng kaliit? 5 inches? Lower. 4 inches? Lower. Lower? 3 inches? Huwag mo sabihin lower. Pero magaling siya sa kama. Hindi siya tamad. Pero 1 inch! Hard na yun. Hard na yun? Sige, lakas mo pa to, Kara. Love you. Love you. I don't know what to do, though, Kara. I haven't felt this loved in a long time. Pero kasi for me, sex is crucial in a relationship eh. I mean, the thought na you're in a lifelong relationship pero walang active sex life. I mean, oh my God. That scares me. Wala akong maramdaman habang nagkakangs kami. Oh my God, and that's a problem for me. I mean, alam ko naman na may mga ibang option sa kama, di ba? Pero, please understand, Kara, I get pleasure from doing it the old-fashioned way. Oh, I feel so bad. Kasi, obviously, wala naman siya magagawa kung maliit ang Junjun niya. He's a wonderful person. I need your help, Doc Kara. I see a future with him, but how do I deal with this? War Mr. Guards, Mrs. Dax Chaser. Hi, Mrs. Dax Chaser. Well, alam mo, I don't blame you kasi sino ba naman sa atin ang may gusto ng jutay na Junjun, hindi ba? Definitely not me. I'm sorry kung hindi ako masyadong makarelate sa problema mo. Kasi medyo naka-jackpot ako dun sa ex kong si Gary na Super Dax. Hi, Gary! Hi, Junjun! Buhay pa ba kayo? Charot lang, charot lang. Anyway, Pinky has what we call a micropenis. And it's a real diagnosable medical condition. In fact, only 0.6% of the male population ang meron ito. Gaano nga ba kaliit ang matatawag nating micropenis? Any penis that is less than around 3.65 inches when stretched, or ibig sabihin nakaunat or erect, ibig sabihin matigas, can be considered micropenis. The size really matter. Alam nyo, walang one size fits all na sagot kasi iba-iba tayo ng preferences. Pero sa mundo nating lumalaki ang mga mata natin sa mga ducks, one thing's for sure. For men with a micropenis and their partners, hindi maikakailang malaki ang epekto ng social stigma na dulot nito. A micropenis simply means you have to shift the focus away from penetrative sex and onto other forms of pleasure. Sex toys, oral sex, and alam naman nating lahat na hindi lang tayo pwedeng sa sex magkaroon ng orgasm, hindi ba? Look at the bright side, Mrs. Dax Chaser. This is actually an opportunity to experiment on new, fun things in the bedroom. Tell him how you would like him to touch you. Ano ang masarap, ano ang hindi. As long as pareho naman kayo nag-e-enjoy, bakit ka patututol? At the end of the day, ang importante, na-satisfy ka. Aanhin ba natin ang Dax kung tamad naman sa kangs? Hindi ba? Have a conversation with Pinky, Mrs. Dax Chaser. Ask yourself, is this a deal breaker? Because if each kangs still leaves you feeling a void, then that frustration will ultimately kill the good parts of your relationship. Isipin mo rin, kung hindi man siya gifted down there, your partner's micropenis is not the end of the world. Maraming mas nakakamatay at hindi isa doon
ang jutay. That's the Doc Cara way. But at the end of the day, puso at kangs mo yan. It's always up to you. Another kangs night, another letter sender saved. And as I always say, ang dami ng problema ng mundo. May poverty, may corruption, may climate change, may kaaway ka pa sa social media. Life is too short for bad sex. Deserve nating lahat ang makangs ng masarap. Good kangs night! And cut! Good! Sam! Saan pati issue naman kay Cara? Bago ka, no? Yes, Buda. Mahusay ka. Huwag ka lang magpapalamon sa sistema. Anyway, welcome to the circus. Oh, fair na sa micropenis na yung topic ng show natin. Ewan ko na lang kung hindi pa makarelate ang mga Pinoy. Boy Bastos wants to meet us in his office tomorrow, 8 a.m. Wow, on a weekend talaga? Urgent daw eh. Nag-meeting na daw sila ng management. Kaya kakausapin na tayo. Sama to. Ano ba yung Kiyoms? Bakit kinakabahan ka na naman? Diba nakailang principal's office na tayo para sa show na to and we always left unscathed? Meron pa? Okay na. Hello, Jen. Jen, sorry, babe. Pero mag-cancel muna tayo bukas, ha? May emergency lang sa office. Sabihin mo mag-vibrator muna siya. Babe, sorry, ma. Love you. Doy! Sex scandal yan, no? Pakita ako. Pakita! Pakyo! Bakunang higo ko ba lang? Lalabas yung kalagad. Ano na? It's gantun kalimot, mga B! Ano na? I'm back! Oh, back! Oh, ang ganda ko, no? Oh, B! Oh, ang ganda ko, no? Sana kayo rin, kasi kung hindi, God bless na lang sa'yo. Ayan, Kantut Kalimot. Ang mabentang show sa mga Gen Z. Minsan, kasabay natin sa Erin. Oo na! Bumagsak ako sa mat, pero hindi ako bumagsak sa maling tao. Matapang tumi. 20 million followers, ha? And at least 15 million views per episode. Cassandra, TikTok influencer na gumawa ng sariling online show. TikTok influencer talaga? Over me. Putang ina naman. Eh, yun o. Trending siya. Tayo, hindi. Ang sabi ng PhD mo in behavioral psychology sa kanya. Oh, ano na, mga burikat? How's your Captain Etis? Patingin naman dyan. Burikat? What's that? So, jologs. Hey, sarot lang, nanonood si Susage. Oh my God, ang bastos ng bunganga ng sutangin ng to. Parang itsa tayo naman kayo. Pero seryoso, bakit ganyan? Doktor ba yan? No. A college dropout even, but clearly, it doesn't matter. Ay! Bago ko makalimutan, this TikTok live is brought to us by Pansitana! Uy! Ang sarap-sarap! Unang higo po ba lang, lalabas ang kalaagad. Pansitana? Mas piniling nila yan over my show? Ayun na nga. Kaya tayo magtutuos bukas ni Mr. B. Commercial model, oh. No. Diba? Ang ganda na ito, diba? Oh, Angel Oxie. Oh, Angel Aquino. Angel Panganiban. Oh, oh, Angel Panganiban ako doon. Charot lang, me. Love you. I do intense research on every episode. Me. Inaaral ko lahat ng mga letter senders, yung mga sex topics na yan. Natin. Tapos itong putsu-putsu show na bitos lang naman ang host na papanoorin nila. I can't believe this. Aha. Oh! Sumisexy tayo ngayon, ha? Bumabasos tayo ngayon, ha? Hindi ikaw. Ito naman, hindi mabiro. Sige. Yung biro nyo kasi, Corny.
First of all, I'd like to congratulate the two of you for 8 successful years as host producer team of the Cant Show. 9 years, Mr. B. 9 years? Nag-early retirement si Mama, di ba? Tapos sinabak mo kagad ako as host. That's right. Right. That's right. Di ba? Mm-hmm. Sabi ko pa nga sa'yo ayoko dahil pakiramdam ko hindi pa ako ready. Kasi 28 pa lang ako noon. Pero pinilit mo ko. Kasi ito na lang ang natitira mong show. I saved your ass, Mr. B. You owe me. Siguro naman sa 9 years na laging muntik mapalitan ng bagong show, pero naagapan ko, nakabawi na ako sa'yo. Di ba? Kara, I saved your ass too. Many times. The Cant Show's been around for the last 15 years. It's quite a feat. Many tried to replicate, but you outlasted them all. Cut to the chase, Mr. B. Okay then. It's the final season for the Cant Show. 10 episodes na lang ang nakitira. 10? Yes, 10. Unless, for some miracle, makabawi kayo sa ratings, which I highly doubt. I'm sorry then. It's goodbye to the Cant Show with Cara Teo for good. At to the chase, ang sabi mo, di ba? Are you okay, Cara? Of course. Of course. Of course. Ako kaya to. Bal, okay ka lang ba dyan? Sorry ah, hindi kita masasamahan. Ayaw kasi akong paalisin ni Jenny. Hi, it's Gary. My friend saw your episode tonight and told me about your shout-out to me. Yeah, I'm still alive and missing you. Whoa, I'm trending pala on Twitter because of you. Hashtag we want DaxX. Lol, see, it's a sign. Hope we can catch up soon. Kausapin mo na ako. I'm sorry for everything. It's been, what, 8 years? I think about you every day and regret the pain I caused you. Gen Z don't watch TV anymore. If we see your favorite influencer have a TV show, malamang manonood po kami. Hindi ba ako influencer? Pang TV host yung talino ko. I wish I could do something more to save the show. And I don't quit, Mr. P. Oh. Why do we always argue about Gara? Ba okay ka rin ba? Hintayin na kada. Bakit? First anniversary natin, di ba? Kilabutan ka, Ferds. Naisip na ako ng paraan kung paano tataas ulit ang ratings natin. Cheers!